Allahu Akbar. وصيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد صلى الله كما نبينا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون
فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اسمعوا وعوا قول ربكم جل في علاه حيث قال وهو أصدق القائلين تقدس سلطانه وجل شأنه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وفي حديث للإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علمه فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة فقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنا في هذا العصر وهو عصر الفتنة قد كثر من يكتم علمه بل من يلبس علمه بلبس الحق وما أريد به إلا الباطل. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito na tayo sa bilang na 30 ng Dhulhijjah. Nangangahulugan inshallah ta'ala, pagpasok ng Maghrib mamaya ay unang araw o unang gabi na ng Muharram taon 1444 ng Hijra. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa pagtatapos ng taon na ito ng Hijra, nawa ay maging katanggap-tanggap at karapat dapat kay Allah ang ating mga gawain at ang ating mga pagpapagal sa kanyang landas. Sapagkat walang silbi ang lahat ng kapaguran, maging ito man ay sala, maging ito man ay zaka, maging ito man ay hajj, maging ito man ay sadakat, maging ito man ay pagbabasa ng Quran, kung hindi siya tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga mu'minun, ang mga salafus salih, ang kanilang parating pinangangambahan ay kung papaanong tanggapin ni Allah ang kanilang mga gawa, at hindi sa dami at ganda ng kanilang mga gawa, kundi kung si Allah ba inalugod sa kanilang mga gawa. Si Ibnul Mundir rahimahullahu ta'ala, tinanong siya isang beses ng isa sa kanyang mga estudyante, Ya Ibn al-Mundhir, Ya Imam, bakit parang naluluha ka sa ngayon? Ito bang kinatatakot mo ay baka mamatay ka at makulangan ka pa ng oras sa paggawa ng kabutihan? Qala la, wa innama akhaf ala nafsi wa ala a'mali an la tuqbal. Alam tasma' qawlallahi tabaraka wa ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Si Ibnul Mundhir, huwa man huwa, siya ay siya sa kanyang pagiging alim ng Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Subalit sa kabila noon ay hindi siya nagpakasiguro sa kanyang mga gawa, bagkus kanya pang sinabi. Sinabi niya nung tinanong siya ng kanyang mga estudyante kung bakit napapaluha siya sa panahong nagkasakit siya,
nagtanong sila Ibn al-Mundhir, bakit parang naluluha ka, naluluha ka ba din, nakukulangan ka sa mga araw o panahon na hindi ka nakagawa ng ibadat? Sabi niya, la, hindi yan ang aking concern. Ang concern ko ay, kasabi niya, ay kung papaanong tinanggap ba ni Allah ang aking mga gawa. Hindi mo ba narinig, hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Allah sa Quran? Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Si Allah, kanya lamang tatanggapin na mga gawain ay mula sa mga may takot sa kanya. Allah. Diba kapatid? Ibn al-Mundhir, subhanallah, rahimahullah ta'ala, isa sa malalaking mga bundok ng agama Islam, na dahil sa kanya, nasulat at natukoy, natutunan natin ang ijma, isa sa apat na sources ng ating agama, ang consensus ng mga scholars, siya at si Ibn Abdelbar, nag-akda ng mga kitab para malaman ng umma Islamiya alin ang ijma at hindi ijma. Allah! Pero magkagayon pa man sa kanyang sarili, natakot siya at nangamba, baka hindi patanggapin ni Allah ang kanyang gawa. Fahana nahnu! Nandito tayo ngayon, tayo! Ang nagbabalak pa, nagagawa pa ng bid'a, pagdating ika ng Muharram na kandulitan. Ano nyo to na kandulitan? Siyugo Allah! Inutos ba ni Allah Ta'ala na pwede kang mag-celebrate ng kanduli sa Muharram? Agito masuan mong jadid. New Year! Totoo, magbabago ang taon. Pero ang kapistahan ng bagong taon, walang nasulat sa kitab, walang nabanggit sa Quran, walang nabanggit sa hadith. Dalawa lamang ang ating kapistahan, ang Idul Adha at ang Idul Fitr. Doon pumasok ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madinatul Munawwara sa Yathrib. Nakita niya ang mga Aus at Khazraj, ang mga Ansar na nagsiselebrate ng Mahrajan, intramurals nila, musabaka nila. Hindi yun part ng religion nila, musabaka, kasi nakasanayan nila yung great musabaka, grand musabaka. Dalawang araw, nagtanong ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadha nil yawman? Ano itong dalawang araw na ito na street-street kayong nag-sports fest, street kayong pista? Sabi ng Aus at Khazraj, ya Rasulallah, huma yawmani nal'abu fihima fil jahiliya. Panahon pa na wala pa kami sa Islam, naglalaro kami nitong dalawa na celebration na ito. Palaro. Pista ng palaro namin. Aha. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kad abdalakumullahu ma huwa khairun minhuma. Pinalitan nito ngayon. Si Ambiyanu Allah, pinalitan ni Allah ito sa inyo ng dalawang madakilang araw. Yawmul fitri wa yawmul nahar. Ang araw ng Eid al-Fitr at ang araw ng Eid al-Adha. Nangangahulugan, kung gusto natin na pasimulan natin ang taon natin sa pagsunod kay Allah, dapat noon pa lang Eid al-Adha, kinurban na natin ang mga hawa natin. Kinurban na natin ang mga pagnanasa natin na mas maging matalino pa tayo kaysa sa kitab at sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwag na tayong mag-isip pa ng palusot.com na magsasabi tayo na pwede pa ito, bak pwede naman kasi pakanduli lang, pakain lang. La! Dahil hindi yan sinabi ni Allah, hindi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ginawa, at wala sa mga salafus salih ang gumawa niyan, huwag na huwag mong gagawin. Am lahum syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ba silang tinatambal kay Allah na kanilang maisa sa batas sa Islam ang bagay na hindi pinahintulutan ni Allah ta'ala?
Aho, nakakatakot ang ayat na ito kung pagninilayan natin ng mabuti liman kana lahu qalb aw al-kasam'a. Yaong mayroong puso at pinakinggan niya ng mabuti ang sinabi ni Allah, matatakot ka. Ah, ito pala'y challenge ni Allah Ta'ala. Sualun tahaddi, sualun tawbiki, sualun inkari. Ito'y pagtatanong ni Allah na paghahamon sa mga tao. Mayroon ba silang maitatambal, mga katambal kay Allah Ta'ala, may papantay kay Allah Ta'ala na isa sa batas, na doon sila kumukuha ng batas at kanilang may isa sa batas sa Islam ang hindi pinahintulutan ni Allah. Allah. Iba eh. Ibig sabihin ito, sabi ng mga mufassirun, ang mapaggawa ng bid'ah at ang na-justify ng bid'ah, yung mga sinasabi nilang meron silang adilla dito na wala naman silang dalil, halimbawa sa mga celebration na ito at sa mga mu'takadato paniniwala ng ahlul bid'ah, at sasabihin nilang sila ay mayroong justification, may, hindi dalil kundi syubha. Automatic ang taong iyan, sabi ng iba sa mga ulama, nakagawa ng shirk kay Allah Ta'ala. Bakit? Ang kanilang hawa, ang kanilang mga kagustuhan, ginawa nilang kapantay kay Allah Ta'ala. Yan ang tinatawag nating shirkul hawa. Isang uri ng shirk na maaring papasok siya sa malaking uri ng shirk na makakalabas ng tao sa agama Islam, at maaari ding maliit na uri ng shirk na sasabihin niyang kapantay o mas susundin niya ang nafs niya kaysa sa kanyang sa utos ni Allah. Papasok doon ang kufrun doon na kufrin na in-explain ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Kufur sa gawain pero hindi naman kinufur sa i'tikad, sa kanyang paniniwala. Ang delikado doon, kung i-justify niya pati sa kanyang paniniwala na ito talaga ay mashru, ito talaga ay nasa na hindi walang pinagbatayan. Mga kapatid sa pananampalataya, yun ay pasimula lamang ng khutba, sapagkat ang pinaka-topiko ng ating khutba ay ang sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Baqara, wala talbisul haqqa bil batil. Utos ito ni Allah, ang binabaan nito ang Ahlul Kitab. Huwag ninyong bihisan ang katotohanan nang kabuktutan at inyong kinukubli ang katotohanan, samantalang alam ninyo sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi sa kitab na Al-Jami' li-Ahkamil Quran, kanyang binanggit ang sabab ng pagbaba ng aya na ito, sababun nuzul, ang sabab o kadahilanan ikaw sanhi ng pagbaba ng aya na ito ay dahil sa pagtanggi ng mga Yahudi at ng mga Nasrani, mga pantas nila, nang tinanong sa kanila, nakikita ba si Nabi Muhammad dyan sa inyong kitab? Ah, sabi nila, hindi, walang Muhammad dito. Walang karapatang maging propeta yung Muhammad kasi wala dito sa Torah. Kaya sumagot ang Allah Ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil. Huwag niyong bihisan, huwag niyong pabalatan ang katotohanan ng kabuktutan o ng kasinungalingan. At worst it, at ikubli ninyo ang totoo samantalang alam ninyo. Bakit binanggit ni Allah, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun? Dahil yan ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay pinangalan ng maghdub alayhim. Nambay sababan ang nalipungot sa Allah Ta'ala sa mga Yahudi. Bakit nagalit si Allah Ta'ala sa mga Hudyo? May ta sila kiyarugalan sintuhan na nga silang ikadamanan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bakit? Dahil tinatago nilang totoo. Wakitmanul haq, ang pagtago ng totoo ay isang uri ng pagbibihis ng katotohanan ng batil. At yan ang gusto, ang ginagawa ng mga ahlul hawa. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Ang gusto ng mga sinusunod nilang kanilang pithaya, ang kanilang desire, ay madala kayo patungo sa kanilang pithaya. Naam, may mga magsasabing Islam ang dala namin,
bibihisan nila ng thawb ng Islam, ng turban ng Islam, pero ang dala pala ay hindi ang sharia ni Allah Ta'ala. Batas ng tao. At minsan ay proud pa tayo kapag pumasa sila doon sa batas ng tao at sasabihin nila na ito ang syar ni Allah, ito ang batas ni Allah. Ala, yan ay pagtitwist sa katotohanan. Yan ay pagbabago, pag-iiba ng katotohanan. Sapagkat ang syar ni Allah ay hindi ang konstitusyon. Ang syar ni Allah ay hindi pinagtatalunan sa Senado at sa Kongreso. Hindi pinadala o ginawa ng tao na naging penal code. Ang batas ni Allah ay ang kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasa kitab at sa sunnah na inihabilin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin. Sabi niya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Rawahu Tabarani wa al-Imam Ahmad fi musnadihi. Sinabi ni ima ni Allah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawang ito na kapag pinanghawakan, inaral at sinabuhay ninyo, hindi na kayo maliligaw. Alin yun? Kitab ni Allah at ang sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi ang batas na gawa ng tao, hindi ang batas na amindahan maya-maya, kung sino ang papalit babal ulitin, kung sino ang kuni alter na. Kitabullah, ya ayuhal muslim, i'tas bi kitabik, wa i'tas bi sunnati nabik, alayhi salatu wassalam. Ikaw ay maging marangal sa paghawak sa kitab mo at sa sunna ng propeta mo sallallahu alaihi wasallam. Labil lisani fakat, huwag yung sadila lang, subalit sa iyong gawa, sa lahat ng iyong gagawin. Sapagkat may mga tao na i-lips nila ang hak, bibihisa nila ng batil upang magmukha siyang kaaya-aya sa mga tao. At ito ang problema, ang pinakasabi pa nga ni Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ito'y kasabi niya ang diwa ng paglibs ng batil. Ano ang diwa o layunin ng tao? Bibihisan nila ang batil ng katotohanan at tatago nila ang katotohanan ay walang ibang layunin kundi ang rizal khalq, rida ng tao. Rida ng tao, para gusto sila ng tao, para walang masagasaan, para walang masaktan, walang ma-hurt. Ang katotohanan ng kitab at ng sunna, mayroon talagang masasaktan. Kahit gaano pa kaganda ang pagkakasabi natin ng uslub, dahil mismo si Allah ang nagsabi sa Quran, ha? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Hindi ba masakit 'yon? Tunay na hintumalikod sa pananampalataya ang nagsabing si Allah ay isa sa Santisima Trinidad. Hindi ba prangka yan na nasa Quran? Hindi ba masakit 'yan? Hindi ba 'yan ang naghihiwalay sa hak at sa batil? Ano nga ba ang hak at ano ang batil? Sinabi ni Ibn Manzur sa Lisanul Arab, ang batil, ang hak, ikasabi niya, huwa diddul batil. Wa wal adlu was sahih was sawab. Ang hak, ikasabi ni Ibn Manzur sa kanyang diksyonary na pinamagatang Lisanul Arab. Ang tinatawag na hak, ito yung opposite ng kabuktutan. Nang ibig sabihin o diwa ng hak na tinatawag o katotohanan, ito yung matuwid, ito yung tama, ito yung sakto, ito yung makatarungan. Yan ang hak na tinatawag. Amal batil, fahuwa diddul haq. Ang batil naman, ito naman yung kabaliktaran naman ng katotohanan. Wahuwal kadib, at yan ang kasinungalingan. Khilaful waqi, khilaful haq. Salungat siya sa katotohanan. At ang batil na tinatawag ika, al-awaj, awil-iwaj, yung tinatawag na baliko at hindi ang matuwid na daan. Yan ang batil. Wahuwal khata, awil-galak, al-murakkab, yan ang tinatawag ika na sinadyang kamalian. Yan ang batil. Para ipalabas na totoo. Unang sura o unang paraan o larawan ng paglilibs ng hak sa ng batil sa pamamagitan ng pag-cover nito ng hak, ang ginawa ng mga Hudyo at ang kiniklaim ng ilan sa mga Muslim sa ngayon.
Pangalawa, libsul haqqi bil batil, ang pagtago mo ng katotohanan kahit alam mo. Kitmanul haqq, kitmanul ilm. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, binanggit natin ang hadith kanina sa pambungad ng ating khutbah, tinanong siya, "Ya Rasulullah, ano ba itong tinatawag na kitmanul haqq?" Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmihi." Sino mang alim, may alam, itatanong sa kanya ang kanyang kaalaman. Fakatamahu, tinago niya. Sinabi sa kanya, bid'a ba ito? Kufur ba ito? Oh. Dahil sa takot niya sa ibang tao, dahil sa ayaw niya masaktan ng iba, papaboran niya, ang sabi, nagsasabi siya ng hindi tama, hindi yaong nasa katotohanan sa kitab at sa sunna. Sapagkat natatakot siya sa paninisi ng ibang maninisi sa kanya. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bubusalan siya sa kanyang bibig sa araw ng paghukom ng busal. Alam niyo yung busal, yung nilalagay sa himar, sa donkey, o hindi kaya sa kabayo, pero gawa sa impyernong apoy sa araw ng paghukom. Dahil tinago niya ang katotohanan ng alam niya. Hindi siya nag-utos ng mabuti, nagbawal ng masama. Masaklap ang magutos ka ng mabuti, magbawal ng masama. Masakit itong mangyari sa'yo. Marami ang relatives na aayaw sa'yo. Kaibigan na lalayo sa'yo. Yung mga ayaw sa totoo, lalayo yan sa'yo. I-hate ka nila. I-unlike ka nila. I-unfollow ka nila. I-unsubscribe ka nila. Pero mas mainam na yung magalit silang lahat sa'yo kaysa sa yung nandun sa taas ng kanyang arsh. Ang magalit sa iyo at nakagawa ka ng kasalanan ng Ahlul Kitab na tinakpan nila ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapalabas na ang kasinungalingan at kabuktutan nila ang tama at ang katotohanan ng siyang mali. Nawa, mga kapatid sa Islam, bilang mga mananampalataya, huwag nating ikatakot ang tauhid. Huwag nating ikatakot ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ang kaisahan na yan, la gubara alayhi, ang doktrina ng tauhid, walang anumang alikabok, walang anumang tinatawag na pagdadalawang isip sa pagiging pure nitong doktrina na ito, at itong dahilan ng ikakapasok ng tao sa paraiso. Sapagkat sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Sino man ang mamatay at alam niya, inaral niya, sinabuhay niya na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah, walang ibang daan kundi ang daan ni Allah Ta'ala, walang ibang sharia kundi ang sharia ni Allah Ta'ala, hindi ang sharia-sharia na gawa ng tao at pagkatapos ay ilalagyan ng iba't ibang mga sangkap doon, yung pure na sharia ni Allah Ta'ala, kung yun ang kanyang pinalagay sa kanyang puso na ang hukom o pamamahala ay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang siya'y namatay, tama yung kanyang tauhid, tama yung kanyang pagsasabi ng la ilaha illallah, at yun ang magiging sabab na ikakapasok ng paraiso. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa Islam, isa pa sa tinatawag na libsul haq bil batil, yung tinatawag na pag-cover ng katotohanan sa pamamagitan ng pagbibihis nito ng batil o ng batil ng katotohanan, isa sa mga larawan pa nito mga kapatid sa Islam ay walang iba kundi yung pagkuha sa mga bagay na mayroong subha. Ano ang subha? Mayastabihul haq. Batil, walakin yastabihul haq. Kabuktutan siya, kasinungalingan siya, kalikuan siya, pero para siyang totoo. Nagmumukhang totoo, kaya tinawag na subha. From the word shabih, kamuka. Pangatawsog, mag-anggil, para bang kamuka. Magidsans ka rin. Lagid. Parang kamukhang ganun. Sasabihin nila sa iyo, halimbawa, itong ganitong pag-ano namin ng ulang baro, itong bagong taon, kain lang naman ito, wala namang muskila, walang problema kasi kanduri. Pero nilagay nila sa araw na hindi sinabatas ng sharia. Sa araw na hindi sinabatas, walang dalil.
Ganun ang ahlus syubha. At mas delikado ang syubha, mas delikado ang may syubha kaysa sa tinatawag na klarong batil. Bakit kamo? Sa panahon ni Ali radiyallahu ta'ala anhu, nung siyang naging khalifa, ang title niya Amirul Mu'minin. Nung nagpadala siya ng sulat kay Muawiyah, ang sabi, Min Ali Amirul Mu'minin. Sabi ni Muawiyah sa nagpadala ng sulat, sabi niya, In kana haqqan annahu amiran lil mu'minin, faqad bayatuhu. Kung si Ali, kasi alam natin nag-conflict ang mga sahaba, kung si Ali, ika sabi ni Muawiyah, ay totoo na siyang Amirul Mu'minin sa time na ito, nagmubayaan na sana ako sa kanya. So ang utos ni Muawiyah, para mag-usap sila ni Ali at tanggapin niya ang sulat, pinabago kay Ali ang word na Amirul Mu'minin at nilagay ang pangalan lang ni Ali radiyallahu anhu. Min Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Aho, nung malaman ito ng grupo ng mga khawarij na nagtakfir, nagdeklara na kafir si Ali radiyallahu anhu, sabi nila, In lam yakun amiran lil mu'minin, fahuwa amirun lil kafirin. Kung hindi siya amir ng mga mu'minin, pues amir siyang ng mga kafirin. So sabi ng mga kawarij, ito nang panahon mag-aklas na tayo kay Ali. Pumunta sila ng Harura at dun sila naglagi. Ang sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mapatungkol sa kanila, dahil lumabas yung pagkatapos ng gera ng Siffin, maghihiya ka sa mga ibadat nila dahil napuno na ng kubal yung kanilang mga noo sa kanilang pagsamba at payat na payat sila sa sigisiging pagpuasa. Nung dumating si Abdullah ibn Abbas, may dala siyang alahas na parang regalo sa kanila. Nagalit sila. Sabi nila, Ibn Ammi Rasulillah, Ma hadihil hulla? Ano itong alahas na ito? Sabi niya ni Abdullah ibn Abbas, ito ay dekorasyon ika na pinapahintulot na maaari niyong ibigay sa mga asawa ninyo o maaari niyong ilagay dito sa inyong bahay o sa inyong masjid. Sabi niya, ala, hadihi dunya. Ya, Ibn Abi Rasulullah, Rasulillah, dunya ito. At sabi ni Abdullah ibn Abbas, walang sumunod sa kanya, sa kanila, sa dami nila, kundi 10 katao lang ang bumalik, nagbalik loob sa pagkhilafa ni Ali radiyallahu anhu at iniwan ang pagtakfir sa kanya. Bakit sila nagtakfir ng ganun kadali? Dahil sa syubha, kapatid sa Islam. At walang ibang gamot ito, kundi ang pag-aaral natin dapat ng tamang akida at ng tamang metodolohiya. Saan natin ito makikuha? Maririnig natin ito at ating mababasa sa inakda ng mga ulama na Rabbaniyun. Tandaan natin, tatlo ang mga ulama. Sinabi ni Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Al-ulama'u thalatha. Ang ulama ay tatlo. Pakinggan niyong mabuti bago tayo magtapos sa ating khutba. Ulama'u salatin. Mga scholar ng mga leader. Kung ano ang gusto ng pinuno, ihalal kahit haram, ipapahalal. Kung sasabihin ng pinuno na dapat sabihin mo dyan na ang Christmas party halal, ihahalal nila. Meshi halal. Ulama o salatin. Hindi sila makakagalaw kung hindi sa utos ng sultan. Kahit pang sinabi ni Allah Ta'ala, sinabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na pakalino, iibahin nila. Afa bihukmil jahiliyati yabhun. Sila ba ay sa paghatol ng kamangmanga, ng panon ng kamangmanga ng mga musyrikun, doon ba sila naghahangad? Pangalawa, ulamaun nas ay ulamaul jumhur, mga scholar ng tao. Kung ano ang gusto ng tao, yun ang kanilang sasabihin. Pag gusto ng tao, Sheikh, isabi mo ang ganito, sasabihin niya. Gusto ng tao ganito, ayaw ng tao na ganito, hindi niya sasabihin. Ulamaun nas, ulama'ul jumhur. Pangatlo, ulama'ul al-milla, ulama'ul rabbaniyin, ang mga scholar ng relihiyon, na kahit pasabihin nila o ng mga tao na ayaw namin sa'yo kasi puro bid'a sinasabi mo, bid'a na lang lahat, sinasabi mo kufur yan lahat,
Ah, masyado kang maingay, masyado kang madalda, masyado kang galit sa mundo na klase ka ng alim, ayaw namin sa iyo, wala siyang pakialam. Basta't yung kanyang kaalaman, hindi magiging busal na mula sa impyerno sa kanya sa araw ng paghuhukom, dahil ang kinatatakutan niya ay walang iba kundi si Allah Ta'ala. La yakhafu fillahi lawmata la'im, hindi siya natatakot sa paninisi ng maninisi sa araw ng paghukom, doon lamang siya natatakot kay Allah Ta'ala. Kunu rabbaniyin, maging mga rabbaniyin nawa tayo mga kapatid sa Islam. Sinabi ni Ali radiyallahu ta'ala anhu, kunu min abnail akhira wala takunu min abnail dunya. Maging mga anak kayo ng akhira at huwag kayong maging mga anak ng dunya na ito. Naiulat mula kay Layth ibn Sa'd sa kitab ni Ibn Abi Dunya na Az-Zuhud, na isang beses si Nabiullah Isa alayhi salam nagpakita sa kanya ang dunya na isang napakatanda at may maraming kulubot na babae. Ra'a Isa alayhi salam at dunya fi surat imraatin ajuz, ajuz hatma, napakatanda at ugud-ugud na. Sinabi ni Isa sa kanya, ya dunya, o dunya, sabi niya, ilan, sabi niya, ang nagpakasal sa iyo? Sabi niya, marami. Marami ang nagpakasal sa akin at wala ikaw, sabi niyang iniwan sa kanila, kundi pinatay ko silang lahat. Sinabi ni Isa alayhis salam, baliw, sabi niya, ang magpapakasal pa ulit sa iyo, samantalang alam nila na lahat ng naging asawa mo o dunya ay pinagpapapatay mo, pero dun pa rin sila't mangliligaw at mangliligaw sa iyo. Kapatid sa Islam, nawa taufikan tayo ni Allah Ta'ala na huwag maging malaki ang rida ng dunya sa atin, ang rida ng tao sa atin, sapagkat yan ay makadunya na bagay at ang akhira ang ating layunin kahit pa dito na tayo mamatay at mabawian ng buhay. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam حيث أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك فقال من عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه وإرضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين اللهم لا ترفع بهم راية واجعلهم لنا آية يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم